Ang ugat-lahi kasi nung nagsimula siya, malinaw ang kanyang orientation kung ano yung organisasyon. Nasagot niyang mga tanong, ang sining ba ay para kanino? Ako si JL Burgos, isa akong pintor, isa akong visual artist, isa akong filmmaker din. Kapatid ko si Jonas Burgos. Si Jonas Burgos dinukot sa ng militar. Dati nang nagsimula ang ugat-lahi sa UST siya. Isang organisasyon siya sa loob ng fine arts ng UST. 1994 ako pumasok sa ugat-lahi. Dati, kanya-kanya kaming bili ng mga pintura. Kami talaga bumibili ng pintura. Gumagawa kami ng murals. Doon lang kami sa mga bahay-bahay. Yung mga pagkain, ambag-ambag lang para makagawa ng painting. Kanya, sa lahat ng bahay namin yun, umiikot kami. Sa bahay ko, sa bahay ni Medeo. Naglalaban ng ugat-lahi, yung maging yung karapatan ng bawat mamamayan. At the same time, yung advocacy niya para sa paggamit ng sining at kultura para sa pag-isa, para sa pag-uunlad ng individual, tapos ng komunidad, at siya definitely sa bayan. Ako si Iggy Rodriguez, dating member ng Ugat-Lahi. Well, I think isa sa mga honorary members pa rin ng Ugat-Lahi sa ngayon. Karal ako sa UST. Doon ko nakilala ang Ugat-Lahi. I think it was during my third year in college na pinakilala ako sa grupo at eventually naging member na rin ng Ugat-Lahi Artists Collective. Nag-provide din siya ng avenue kung saan makapag-experiment, kung saan makapag-explore, kung saan makapag-halubilo sa iba't ibang mga artists pa. And eventually, syempre, para sa akin, ang naging very important aspect ay yung makipag-halubilo sa mga urban poor. Yung paggawa ng protest art, isa na siyang action na pagpapakita ng struggle sa mga tao. Hindi kailangan na parang maging ano kami, senador na bibigyan namin ng tulong lahat ng mga tao. Hindi, sinasamahan namin yung tao para lumaban. Dito na lang? Dito lang sa side. Natin ngayon yung gagamitin balatenggang malaki para sa mga manggagawa, sa mga paikibahan ng mga manggagawa. So, ipipinta natin ngayon yung mukha ni Marx. Tapos yung bigote niya, mga taong ano, nagrally, mayroon mga nakikibahan. Ako si Luigi Almoyla, chairperson ng Ugat-Lahi. Nag-aaral ako currently dito sa UP College of Fine Arts. Nag-aaral din ng visual communication na lumipat ako sa studio arts, painting major. Kadalasan na ginagawa ko ay mga murals, tapos editorial cartoons, tapos sumasama din sa mga exhibits, mag-show din sa mga painting sa mga galleries para makagawa ng profit din sa kapwa ko artist. Gumagawa kami ng likhang sining na may mukha ni Karl Marx at syempre ng mga manggagawa dahil kinikilala natin yung malaking ambag ni Karl Marx sa mga akda niya, sa mga teorya niya na sinasabi na ang mga manggagawa ay ang pinaka-abanting uri at isa sa mga mahalagang sangkap na para sa pagbabagong lipunan. Ah!
Ang nagaganap ngayon ay isang placard making workshop na kung saan tinuturuan ang kabataan na lumikha ng makukulay ng mga placard. Ang tinuturuan namin ay mga kabataang dumagat. Appear tayo! Walang makapag-appear dahil busy sila sa pagpipinta. Pero ngayon, appear. Yun. Ang aming ginagawa ngayon ay pagkulay ng placard na gagamitin para sa lakbayan. Nagsasagawa ng gantong aktibidad ng Ugat Lahi bilang isang pangkulturang organisasyon ay meron itong dalawang layunin. Unang-una, upang ang mga artista ay matuto mula din sa mga kapatid natin katutubo at gayon din sila din ay matutun dun sa ating kalaman, no? Kung paano natin ginagamit ang sining para ipalaganap ang ating mensahe. At sa kasalukuyan, ang ating ilalagay sa mga placard ay usapin dun sa pagdepensa dun sa lupang ninuno at paglaban sa mga proyekto na sumisira sa kalikasan at gayon din sa kanilang mga ating mga kultura. Nanghihikayat kami through art. Pinapakita namin sa pamamagitan ng workshops, mga ganon, paggawa ng mga murals, at the same time yung syempre yung paggawa ng mga effigies ng mga personahe na nagpupush ng mga anti-people policies. Ang Ugat Lahi walang pasikatan sa totoo, ano siya, kasi naniniwala siya sa collective word. Ayun yung, kasi nga gusto niyang i-break yung traditional concept ng isang artist na individualist, 'di ba, na sarili lang niya ang iniintindi niya. So dahil gusto naming i-break 'yun, gusto naming collaborative parate. Collectively ang pag-produce. Para lamang masupil. Para sa kanyang maipapatuloy ang kanyang build. Sabi ng paggawa ng protest art para sa akin. Ano yan eh, parang binibigyan mo na rin ng aral yung mga tao sa pamagitan ng visuals. Hindi siya yung parang uupuan mo para turuan, gano'n. Para ano yan eh, parang isang way din yun na para mahamig mo yung mga tao na makita kung ano yung totoong itsura ng lipunan. Ang diktadura! Labanan natin ang mga tirano! Labanan natin! Terorista ba mga kasama ang tumaing na ikaw ay walang tirahan? Kailangan mong i-expose ang mamamayan or ang makakapanood ng iyong gawa sa kung anong nangyayaring katotohanan. Kapag may mali, definitely meron dapat mag-ingay. May editorial cartoon, mga ganyan. May kita mong nagka-trending sa social media. Ganyan. Kasi pag nakita mo sa nagtatrend sa social media, natatalo nila yung mga advertisements yun. Gamit yung sining para sa pagpapalaganap ng isang layunin. Dahil yung art, no, hindi naman siya kulong lang sa apat na sulok ng bahay o ng gallery. Nasa practice talaga nito, no, yung bahagi siya, no, pahikibaka ng mamamayan. Mahalaga yung paggawa ng art na may politika. Dahil yung pangalaga ng art nakakawin naman dun sa kung ano yung papel niya sa lipunan. At kung yung sining hindi siya tumutugon sa
kahit anong kantas doon sa mga pangangailangan ng isang lipunan, maging walang sa isa yung sining na yun. Dapat sa unang sumigaw na ang mag-aagawa ng buong JG ay dapat magtayo sa akin. Masakit nakikita yung ganyan na yung presidente na sisisi dahil nga sa kahirapan ng buhay. Kumbaga parang walang nangyayari, hindi nagkakaroon ng solusyon yung problema na mahihirap. Lahat ng ito ay kanyang mga pawang kasinungalingan at lahat ng kanyang mga pangako ay lahat ay napako. Sunugin! Ang artist ay isa siyang mamamayan. Isa siyang manggagawa, isa siyang magsasaka, isa siyang estudyante. Hindi siya naiiba sa hindi artist. Kaya kailangan natin i-break yun. Ayun yung paniniwalan ko. Paniniwala rin ang ugatlahi yun. Walang bida-bida rito. Ang bida rito ay yung pinagsisilbihan ng ugatlahi, yung masa.